done with Zaira. And for the side of Asher Arena, we have Jason on the Nautilus top lane, Zenavla on the Lee Sin jungle, Eiko on that Syndrome mid lane, Demon on the Ashe AD carry, and Moraita Boy on the Malzahar support. So now, tinatry ng Action Arena kung may makikita sila, pero mukhang magkakakitaan sila. Naspatan sila ng ward. Ah, nasa taas sila ng ward, pero wala, hindi may kita. So, alam na ng Infuse kung sino ng ano, kung anong ginagawa ng Action Arena. So right now, gaya ng nangyari dati, fail jungle level 1 strat. Level 1 strat ng Action Arena. Pero this is unlike the other game naman na like magmintis ka lang sa laning mo, yung mga ganyan na may effect ka ganyan kasi like you can delay the creeps. Dito tumatagos ka sa creeps naman eh. So most of surely the creeps will meet in the middle of the map, and right now tignan natin kung paano ba gagawin ng pero tignan mo yung Infuse, nakatambay pa rin sila sa loob ng jungle ng ano Action Arena, and this might be tignan natin kung mananakaw ba. Ay, hindi binigay na niya, nanakaw si Matt. Ninakaw ng Infuse yung ano. So, dahil pinick off ng Dezufni yung red buff ng Ashen Arena, sana sa kanila yun na clear yung red buff sa other side. So, umikot na, nag-rotate na dito ngayon si Lee Sin, kasama niya yung support para may extra siya na killing power dun sa buff. Yeah. Pero tignan mo yung ano, yung Ashen Arena. Okay, kinuha niyo yung red namin, kukunin din namin. Tignan mo, nandun sila sa loob din ng jungle. Ngayon, alam nila na sobrang halaga ng nangyari sa jungle. And now, I think this excellent use of that blast cone, getting away from that first possible horrible team fight. Rengar's all alone and he will be collapsed and taken down, bringing Ashen Arena to an early one kill lead. Ito yung mga gusto kong laro, yung mga madugo. Umpisa pa lang, di kagaya ng game kanina, medyo passive yung both teams. Pero ito, nagkamali sila ng pinasukang liga doon na tinry nilang, okay, sige, alam natin, kinontest natin yung jungle nila, pumasok sila sa jungle natin, try natin kunin ulit, bawiin. And that caused yung life ng jungler nila na napunta pa doon sa jungler din ng ano. So now, sobrang lamang ng jungler ng Ashen Arena against the Rengar. So Lee Sin, alam natin kung gaano ka-effective yung Lee Sin ng Ashen Arena kanina. Tignan natin ngayon kung how will Rengar, kanina kasi Rengar yun lamang eh, kasi iniwanan ng Lee Sin. So ngayon, tignan natin, how would Rengar bumawi sa lane, sa lane niya, ngayon na nakuha ng yung advantage nila by penetrating the jungle, ng makuha nila yung red, nabawi na kagad ng Lee Sin, as well as meron pang libreng ano, death. Kill. So tignan natin. Level 3, level 2. So ngayon, kita-kita natin lamang na. And grabe itong si Lee Sin na wala siyang takot, wala siyang pakialam sa nararamdaman ng Rengar eh. Hindi niya hinahayaan na magkaroon ng free farming time yung Rengar. Kasi alam niya, sa sarili niya, na Rengar could easily turn the tides in their favor given yung combo nga nila. Kasi yun nga, pag nahuli nila yung Ashe na out of position at yun yung kinombo nila, somehow ACA's draft would fall off kasi nga wala silang damage dealer, given na syempre yung mga CC nila is based din medyo malaki rin yung effect ng items. And we have a tactical pause. Lag daw. Okay, yung maganda i-consider natin dito, ibang matchup na nga to. Kanina kasi kahit na nabibilow sa kills and objectives yung G1 Esports, nakabawi sila sa gold. Pero ibang usapan to kasi. Oo, ito, tignan mo first blood pa lang, 1.2k na agad nila. Tignan mo yung CS advantage ni Ashe laban sa matchup niya na Jhin. Sobrang laki. Wala pang 5 minutes, ahead na siya ng 14 CS. That's a very good sign for Ashen Arena kasi nabibuild up nila yung squishiest member sa lineup nila. Tsaka, since dapat actually, the Ashe should also lumamang sa farm kasi siya yung ano dito eh,
kumbaga yung sa ano Yamato Kanon siya, siya yung ano dulong pangbangga nila kasi kapag hindi siya napag-farm, they won't have enough damage to kill ano yung infuse sa dulo. Kasi kung maiwanan siya ng damage, the combo itself is very sobrang lakas na baka kapusin sila. Automatic kasi pag na-combo ka less one, walang item, kunwari wala kang item. Tapos na-combo yung isa mong kakampi. So para kayong less two kagad na wala kang damage, wala kang ginagawa. So alam niya yung dapat niyang gawin. So ngayon lamang na lamang sa lane ng Ashe. Tingnan natin yung ano niya. Fingers in the river, prepping for a gank. There's the leap going in and the beautiful tangle coming in from the Zyra. There's not much an Ashe can do. Her flash is on. Yun na, lumabas na yung sinasabi ng muna kahinaan ng Ashe na kapag nadikitan siya, meron, na, wala na siyang gagawin. Ginawa na niya lahat dun eh. Nag-kill na siya, pero hindi niya binurn naman yung flash niya. Yun lang yung kagandaan. Pero a kill is a kill. Naka-cooldown yung flash. Ah, yeah, naka-cooldown. Oh, nga, no. So ginamit din niya. So parang a kill plus yung mga summoner's spell. I think that's a very big win sa bottom lane ng Dezuki. Ngayon, may time si Jin na makabawi sa yung pagkalugi niya kasi by nature kasi yung nangyayaring paglamang ng Ashe sa kanya. Mas maraming kasi yung parang arrows niya, mas marami talaga siyang damage na as well as poking capability. That's why nalulugi si Jin. Ngayon, nakita natin na makakabawi si Jin by doing that. So, tingnan natin kung dadalaw-dalawin pa palagi ng Rengar yung bottom para... Kasi alam na nila yung ano eh, main composition ng Action Arena na the draft revolves around Ashe. So, they should try to at least delay na magpalakas ng sobrang Ashe. Naka-pick up na ngayon si Ashe ng BF Sword as her first item. Mas makatulong to sa paglalast hit niya. Si Jin, nag-option siya na mag-recall even before niya i-equal out yung CS. So, nakatulong yung kill kay Ashe pero hindi enough para malipat siya at ang naisip kong dahil sa ginawa niya kasi alam niyang bibili na si Ashe ng item and with how the situation works before the gank, talaga malulugi siya lalo kung hindi rin siya bibili ng item beforehand. So, okay, pause na naman. Tayo sa tactical pause. What's happening? So, yung matchup sa mid lane naman, kanina lamang si Orianna sa CS habang wala pa silang kills. Pero nakabawi na ngayon si Syndra. And I think nagko-conserve na lang ng gold to para nag-iipon bumili ng heavy AP item. Kasi yung items niya pa lang yun ay dalawang Doran's Ring and a few potion. And eto na naman po tayo sa jungle ng Dezufni. Nagbanggaan na naman si Lee Sin and si Rengar with Rengar using burning through that flash. Oo, binner niya yung flash. Ano yun? Malaking bagay para yun. Kasi yung Lee Sin, ilan lang naman binato niya, dalawang skill. Tapos biglang napilita na yung Rengar mag-flash. Actually, that's a good thing para sa Lee Sin. Right now, sobrang kontrolado niya yung jungle. Ang nagiging option lang ng Rengar is to gank the bottom lane as well as to help a bit sa iba pang lanes. Papakita-pakita siya sa may mid. Lalabas din siya. Pero ngayon, tingnan natin. Nautilus versus... burning to, through Maokai. That ult. And there's the... Labanan lang sila na ult. Parang kaka-level 6 sila ata. Tapos nag-cast na. Lamang, which is, lumamang doon ang Nautilus. Kasi, yung Maokai, medyo dapat hindi na niya umasim. Kasi by nature, alam niyang lugi siya doon. Hindi ko alam, ba't niya pa rin pinaglaban yung ano dyan. And now, oh, magmintis yung arrow kung ano yun, maganda sana yun para makabawi yung bottom lane nila sa Action Arena. Pero, eto ang question dito. Lamang ang ibang lane ng Action Arena. Pero lugi yung mismong main lane nila, which is nandun si Ashe. Ngayon, Jin is in a tight position. Lee Sin goes in, burning in the and flash I think he doesn't have anything for him to escape that one. Pero munti, mamamatay itong si Lee Sin. Andito na, nag-teleport ng isa ng infuse. Clean siya, clean. Pero, so, Lee Sin going up on the scoreboard. After niya ma-burn yung flash na Rengar, no, nag-solo fight si Nautilus at si Maokai, nag-start siya sa Dragon, na-secure niya yun, and tumulong siya sa tower dive para ma-pick off yung AD carry ng Dezufni. Ashen Arena really putting in the work in this early game. Oo, galing niya, no, magaling yung presence of mind dun, Lee Sin nila na
sige, alam kong wala nang magagawa dito. Nalugi kami sa lane. Ah, nalugi kami sa bottom lane. Tulong naman ako. Tapos, tinulungan ko pa by getting the dragon. Grabe yung early game presence ni Lee Sin dito. Which is, yun yung medyo nag-stop si Rengar sa ganun. I think dapat ginawa niya. Pinilit, or hindi naman sa pinilit, pero binisita niya every time he can si, ano, si Ashe. Ngayon kasi nakakahabol na ang ano Action Arena and now they are leading talaga na ang laki, more than 1k gold advantage for the side of Action Arena. And this might go for a snowball pagdating sa mid game, especially sa ganda ng ginagawa ng Lee Sin. If crowd control lang usapan at magkakaroon ng free shot si Ashe. Ato, Rengar goes down again with the for hindi siya naka-react. Pagkalapit niya nakita siya ni Malzahar, kinamitan kagad siya ng kabit din, no. Silence siya instant, pure disable siya and tinalo na lang siya na Lee Sin for the easy kill and then now they're just gonna clean up that. Bakit? Easy blue. Bakit buff siya nandun? I mean, anong ginagawa niya? Jungle niya yun. Sila yung nag dumadaya sila. Oh, nga. Dumadaya but sila Malzahar. Dumadayo eh, meron ka naman jungle sa baba pa. And now, ang target nila is si Maokai. Can Maokai, hindi na, malabo na siya makalakas dito. Dragon kick to push him away from the turret so that he does not have backup. Oh, ito pa, isa pa. Uy, burn flash, kapalit ng SS. Two, at buhay. Two ults actually. Oh, it's an ult. Tinamaan ang, ano nila, Zyra. At kita naman natin, napa-flash siya kasi mamamatay siya sa tore. Nakasim sila doon sa Ashe kasi nakita nila na kasama ni Malzahar yung dalawa. So wala siyang support. Wala so siyang alam support. Nila mag-isa siya. Pero ang ganda ng ginawa ng Ashe, playing it safe, nasa likuran lang siya ng tower, throwing what I think is the most efficient. So ang ginawa niya, sige, chill lang ako dito, wala akong kakampi rito, tambay lang ako sa bottom, farm ako. Nung makita kong meron akong chance to stun to do some damage sa kalaban, ginawa niya. At ngayon, nakita nga natin na nag-burn siya ng flash. Mm-hmm. That's a very good Action Arena doing a lot of work and their early game is paying off. Ito na naman yung problema ng Infuse. There are kinda skill, level-centric sila. Kailangan nila, they want to get as fast their combos as fast as they can. But Action Arena, controlling the tempo of the early game, medyo nahihirapan ng Infuse makabawi dito. That's right. So, nag-start tayo sa early first blood kill on that Rengar at 4 minutes. And Action Arena have just been pushing and pushing that lead, extending it all the way as we entered into the mid-game. At not a good look naman as the Malzahar flashes in to cast that ult to disable the Orianna, oh, and she goes down, grabe, with the beautiful Lee Sin. Lee Sin, kung sakaling manalo ang Action Arena on this game, Lee MVP Sin ka na. Would be the MVP. Sobrang laki ng early game presence niya. Sobrang ganda ng rotations niya. To the point na hirap na parang ang tinatanim nila sa utak ng Infuse ngayon is wala kayong safe place. Nandito kami. Tingnan mo. Gusto mo mag-farm dito sa jungle? Nandito rin kami. Wala kang pupunta. Jungle ko na to. No easy basket dito. Sa'yo na lang mga latak. Ay, tinamaan na naman siya ng skills. Oh, and he will go down. So of much course, damage. Grabe yung ginagawa ng Action Arena dito, ha. Wala pang full item si Syndra, pero ganoon nakasakit yung damage niya. What I wanna see is when Lee Sin went back to the base and buy his items. Kasi ngayon, boots lang yung binili niya. Pero I wanna see, ngayon, ang dami niya nakuha ng gold. Hindi pa siya umuwi after nung ang dami niyang pinatay. Mm-hmm. I wanna see him, ano yung susunod niyang gagawin. Cause that will dictate kung ano ulit yung tempo ng game natin papasok ng mid game. If Lee Sin buys good items to control, kumbaga mas pahirapan pa si Rengar, pahirapan pa yung mid, I think yeah, nakawin na siya. Umuwi na siya and he will opt for that's a phage, defensive item. Okay lang, mas mahirap siyang patayin at mas marami siyang ikot na magagawa. So ngayon, may kita natin na Lee Sin will be more active sa maps. Now, Jason, putting a lot of damage sa tower and I don't think Action Arena will contest this one. Infuse will contest this one. And now, tower lead in terms of, in the side of Action Arena,
sobrang laki ng lamang ng Ashen Arena dito sa early game natin. Yeah. Going back to that point, sobrang efficient ng jungle pathing ni Zeynabla kasi hindi usual na yung jungler na down sa CS yung makikita mo sobrang effective sa map. Pero siya, consistently down siya sa CS early to mid game. Pero binabawi niya sa number ng kills, tsaka assists, tsaka objective takes na ginagawa niya. Really a very good jungler. Ang gusto ko sa kanya, alam niya kung ano yung mga match, mga skirmish na kaya niya. Alam niya yung mga skirmish na hindi niya dapat puntahan. Kagaya nun, tinry nila, pero hindi nila pinilit yung issue. At eto, mukhang delikado tong ano na to. Support. Support of Moraita Boy, I think going down in the hands of the Jhin. Ito yung mga bagay na kailangan ng Dezuf ni para makabalik sa game na to. More pickups ibigay niyo sa AD carry niyo. Kasi as of now, the CS of the AD carries medyo dikit, pero given na yung nangyayari sa ibang lanes, will kumbaga mas malaking ano yung kailangan nila eh. Mas malaking responsibilities yung kailangan nilang gawin ngayon. Kasi, okay, lugi na yung mga kakampi ko. Anong gagawin mo? Birang carry. Kailangan silang buhatin. So, ngayon, maganda yung nangyayari sa Dezufni na yung kills is napupunta sa main carry nila. Even if ma-shutdown nila si Ashe and mag-focus sila sa pagkikerry ng Jhin, si Syndra for the side of Ashen Arena, lumalayo na siya in terms of CS. And 30 CS ahead just siya. A bigger impact in the game overall over his lane matchup Orianna. 29 CS difference na just from picking up that Morello Nomicon and that Sorcerer Shoes. At ang hindi natin napapansin dito is the net worth is already more than 6,000 ahead ang Ashen Arena. Hindi maganda pakitaan ito para hindi sa Dezufni. Hindi maganda pakitaan ito for Infuse. So, tingnan natin, how would Infuse... Oh, and now, nice hook. Pero, mga ano lang to, chipian lang ng damage to. Chaniel na, chaniel. Unless, kagaya nung kanina, mag-assume siya na akala niya kaya niya yung ano, kaya niya si Nautilus. Pero, alam naman natin na hindi niya talaga kakayanin niya ng solo lang. Pwede rin naman yung evade, which is, eto na naman si Lee Sin. Ayun na, nagpap na ult si Nautilus. Disable coming in from Mazhar and just an easy takedown. Grabe, not Lee even Sin a turret dive. Doing the work. Pag talagang gumank siya eh, ano eh, mga 90% dead skill. Pero give credit din to Moraita Boy. Ang ganda ng mga pagkatama ng skill shot niya. He barely misses yung mga control niya. Targeted diba? Yun. Ha? Targeted yun. Ah, targeted ba? Hindi ba na? Okay. Uy. Ito na ang combo nila. And one goes down. Tignan natin. Pero delikado ang action na rin na dito. Namumula silang lahat. And the Nautilus went inside. Tignan natin. At ito na ang pana from at way downtown. Ang layo niya. Nasa bottom siya. Tinamaan pa rin nila yun. And now, ACA doing the work. At yung listen nila. Tignan mo, bastos talaga. O ano, papalagay. Oh, easy ka lang. Safeguarding outside. So, pero grabe yun ha. Mukha na turn around ng Dezufni for a moment yung team fight. Akala ko ngayon. Pero yung Nautilus, walang pakialam. Walang, ano yung pusong bato yung Nautilus eh. Sige, tirayan niyo yan. Dito ako sa may gitna nyo. Pansinin nyo ako. Nung pinansin na siya, grabe yung ginawa nung Ashe eh. Mala na eh, Stephen Carey eh. Stephen Carey si Demon eh. Mala demonyo yung tres nyo eh. Ang layo ah, mula dulo. Wala naman nagsisi. I mean, hindi naman nakastun. Talagang alam lang niya saan tatakbo yung ano dun, Infuse. And now, ang ating upper bracket finalist. Medyo delikado this game. Medyo lugi sila. And malapit-lapit na atang... Marireset. Marireset ang ano natin. Magiging one-all. Oh, one-all. And now we will go... If that happens, we will go back to a best of three. Kasi una makadalawa na lang yun. It's still a best of five. Pero since kung manalo man ng Ashen Arena dito, if they continue this thing that's going on, I think marereset tayo to a best of three. And grabe yung ginagawa. If ako kung meron mang MVP award, I will give it to Lee Sin. Si ano, si tropang Zeynabla. Ano? Zeynabla. Zeynabla, parang Russian. So, grabe. Ang ganda nung ano nila eh, ni Moraita Boy, yung combo nila ni Moraita Boy eh. Stun ko, yan yung ano, sinasabi ng tiwala sa teammate. Stun ko, basagin mo mukha. Oo. Ako ng bala. Pagka tinamaan mo,
Huwag ka, umatras ka na. Ako nang bahala dun. Mga ganong galawan. And now, ano kayang adjustment ang ibibigay ng Infuse? Ah, gagawin ng Infuse dito. Honestly, yung pinakamaganda lang siguro na gawin lang kasi sobrang behind na sila. Yung ubusin nila yung energy ng Ashen Arena. Usually kasi tactic yun eh, pag obvious na na mahirap na makabawi. Kasi mahaba siya na series, best of 5 siya. Kasi kailangan pa rin na 3 wins na Ashen para manalo. So pwede so, gawin na disruptive. Bigyan nila yung game 1 pero pahirapan ka namin. Papagurin muna nila. Psychological ano yun? Psychological warfare. Na lamang tayo, ba't di natin sila matapos kagad? Mga ganong pakiramdaman yun eh. And syempre kanina pa naglalaro yung Ashen Arena. Yeah. Pero parang wala namang ano, wala namang epekto yung nangyayari kasi naka 2 games na sila. Pan third game na nila to. Parang ito pa yung ano nila eh, yung parang sa makin na ba ng kotse na nag and now. Oops, nasa maling lugar ka, Echo. Pero grabe. And now Nautilus, oh, knock-up 2, knock-up. Ito na yung ginagawa. Ash, immortal na si Nautilus, nila, just no damage. Yung Ash, eh. Uy, grabe yung ginagawa nila dito. Doing the crowd control. Hindi makalapit ang Maokai ng kalaban. Tinry niyang patayin si Orianna, pero hindi sila makalapit. Ah, si ano. Pagka twisted advance siya kasi, nandun kaagad si Murayta boy. Disable oh. Kaagad. Oh, tapos nandun na si Ash. Free hit na lang siya. Hindi nga nila mapansin. And now, Demon is doing what he should do. Pero kung papahirapan mo ang Ashen Arena, hindi sa gantong paraan. Medyo mabilis ang laban na to. And I think this beautiful will dragon go kick back for a death push. Tignan natin, itutuloy pa ba ng Ashen Arena to? I think inhibitor back. But they need to go back. Kasi pulado na si ano nila. Si... sino to? Si Echo, Syndra. Si Echo, si Syndra. At yung Nautilus nila. Pero yun nga yung sinasabi natin kanina, di ba? Sa dinami-dami na CC ng Ashen Arena, pag in-engage yan sa kanila na squishy, yung mid lane or AD grabe carry, meron silang mechanics na i-push off or i-disable yung mga attackers. Grabe si ano, boys, yung Lee Sin. Patrol ng Pilipino. No, ano niya, alam tano niya, dyan, magpupush nila. Tapos humiwala yung isa. Nakita niya, dalawang isang Q. Nakuha niya yung referral. Nakuha niya yung referral. So meron siyang bonus damage pag mag-isa siya. So, mas malakas talaga siya po sabihin, kasi kung ikaw yun, bumak na yun. Siya lang nandun sa side ng mapa na yun. Kung ikaw, kung ako yun, babak din ako eh. Pero hindi, alam niya kaya niya mag-pick off eh. Ayun nga, kasi may advantage siya sa solo damage. Pero ano yun yung referral yung confidence buff na. Kasi kung alam mong apat yun, kahit pa kaya mong pumatay ng isa, hindi sulit eh. Meron kang, kumbaga may patong yung ulo mo na, ano eh, na killing streak eh. Hmm. So, kung ano, kunwari, mapatay mo yung support, pero mapatay ka, that's not worth it kasi nataas, tumaas yung patong sa ulo mo, tapos yung shutdown mo, mas malaki yung gold na binigay mo sa kalaban. Mm. Pero, he's confident enough na kaya kong i-burst down yung isa nila. I think they're starting on the Baron while the Zhufni is focusing on the defense. And then, nag-clear lang ng wards. Pero si, ano, si Tropang Lee Sin, 7-0 na. Kailangan natin yung ano, ito yung ano, unstoppable MVP natin ngayon dito sa game na to. Grabe yung ginagawa niya. He took the early game into his hands. Perfect rotations, perfect okay executions. Smart decision from ACA. Nila kasama si Nautilus eh. Wala silang damage sponge. So, mainam lang na mag-disengage sila sa Baron before makaset up ng counter-attack yung Dezufti. At ang maganda doon, Nautilus is in the bottom, split pushing. So, walang magagawa ang Dezufti kundi bumak to try to contest their towers. Ooh, at hindi bigyan. Kasi basag na yung mid nila eh. You don't have to give ano na easy target. And now, ito ang psychological warfare. Nag-push sila sa bottom. Alam nilang babak ang Infuse. Ngayon, dinetreaten ulit ng Ashen Arena, yung top, para ma-push. Ngayon, pag naita nilang nag-def or hindi sila bumak, they will go back to Baron, which is happening right now. Nag-push lang ng konti yung ano, yung sino yung nag-push? Isa may top. Tapos, diretso kagad sila sa Baron. Ngayon, so, here we go. Baron Dance Part 2. Oh, eto na. Basag kagad ang Zyra ng kalaban. Tignan natin.
Will, uy, nice hook by Nautilus. Uy, nag-minted. There's the kill. Ult popping, there's the knock-up, pero walang masyadong follow-up. Oh, wala siya follow-up. But Malaysia. There's Murata Boy with the disable, locking down the Rengar and making him go back to base. Grabe. In a coffin. Grabe ang pambababoy ng Ashen Arena na ginagawa nila ngayon. Parang ano eh. Ha, winner bracket pala kayo. Shoutout kay Butters PH. Shoutout kay Butters. Meron na tayong savior! So, ito na po ang Ashen Arena making a big push towards the middle lane. Only one Nexus turret standing between them and resetting the series to one all. And now, I think wala nang gas ang Infuse to win this one. Lahat na ng objectives nakuha na ng Ashen Arena. Now, it's just a matter of time. Ito na naman. Pinakita na naman ng Ashen Arena na hindi sila takot sa composition na ginawa ng ginamit niya ng G1 Esports. Ginamit niya ulit. Kaya ulit namin shutdown yan. At yun nga po nangyari. With a much faster game 1. This is it. This is the death push. Walang namatay sa Ashen Arena. They still have the health. And now, they have the damage to bring to kill the Nexus. And it's... We're reset. Game 1 goes to Ashen Arena. And we're reset to a best of 3. Wherein, whoever wins the first two... the two games will win the championship. Grabe yung pinakita. Lee Sin for the win. I think oras na para iban yung Lee Sin niyan. Definitely. Ni, anong pangalan niya? Zainabla. Grabe. So, ngayon I think babalik muna, magbe-break muna tayo to give the player some room to breathe. So, we'll be right back for the game 2 of the Alaksan FR League of Unstoppables Grand Finals between Ashen Arena and the Zufni.
face that I watch every time I lie. Face that laughs every time I fall. It watches everything. So I know that when it's time to sink or swim, the face inside is hearing me right underneath my skin. It's like a paranoid broken off on my back. It's like a whirlwind inside of my head. It's like a can't stop what I'm living within. It's like the face inside is right beneath my skin. I know I got a face in me. Points out all my mistakes to me. You got a face on the inside too. Your paranoia is probably worse. I don't know what set me on first, but I know what I can't stand. Everybody acts at the fact that the matter is I can't add up to what you can. But everybody has a face that they hold inside. Face that awakes when I close my eyes. Face that watches every time they lie. Face that laughs every time they fall. Sink or swim, that the face inside is watching you too, right inside your skin. It's like a paranoid looking over my back. It's like a whirlwind inside of my head. It's like I can't stop what I'm hearing within. It's like the face inside is right beneath the skin. It's like a paranoid looking over my back. It's like a whirlwind inside of my head. It's like I can't stop what I'm hearing within. It's like the face inside is
Don't sell your heart to sin.